Hello guys! Welcome back to Bullet Twitch Channel. So, ngayon, pag-uusapan natin ang mga pagiging maliit na YouTubers or small YouTubers na kakasimula pa lang. So, pag-uusapan natin yan. So, sa kaunting kaalaman ng aking pag-iisip, isi-share ko sa inyo. So, ngayon, meron akong kodigo na naman. So, guys, mga bagay na kailangan sa mga small YouTubers na kagaya ko. So, number one, hindi naman na natin kailangan ng mga mamahaling gadgets para makapag-vlog. So, kung nag-start pa lang kayo, pwede naman gamitin yung cellphone kasi sa akin cellphone lang nga lang ginagamit ko. So, pag lumaki na yung channel, tsaka parang na tayo bibili ng mga camera, mga mamahaling mga camera, ganun. So, ngayon, hindi necessary na bibili tayo ng mamahalin. So, kahit ano, maghiram nga lang tayo sa ano natin, sa family natin, pwede naman makapag-vlog. Wala namang bayad sa pag-vlog na pag-i-start pa lang. So, yun. So, ngayon, sa paggawa ng content, like for example, hindi naman tayo artista para panoorin or research, ganun. So, mga sumusuporta sa atin is family lang natin sa pagsisimula natin. So, gumawa lang tayo po ng mga 3 minuto hanggang 5 minutong ano video. So, gumawa tayo ng mga content na medyo ano, like kung gusto niyo ng a day in a life, a day in your life, tubaness sa mga sa buhay mo, sa background mo, sa sarili mo, ganon. So, pwede naman yun. So, para hindi ma-board yung nanonood sa atin. Kasi, bored na nga yung face natin. Bored pa yung, ano, yung video natin. So, yung gawin na lang natin po is mag-upload po tayo ng video. Gumawa tayo ng video ng 3 minuto to 5 minuto. So, yun. And ngayon sa paglalagay ng description po kailangan pala umabot ng 300 word yung description na ilalagay natin. So habaan niyo na po kahit hanggang 500 na description yung ano yung ilalagay niyo kasi based on my research, yun yung nalaman ko na dapat 300 words yung description na ilalagay natin sa ating video. So ngayon, be professional po sa pagko-comment. Kung like for example, gusto mong magkaroon ng maraming kaibigan. So before po tayo mag-comment, sana naman manood naman tayo ng 3 minuto before tayo magko-comment. So, sa pagko-comment naman, be professional na naman po. So, huwag magko-comment ng hindi kaaya-aya kasi nagagalit si Lolo. So, alam niyo na kung sino si Lolo. So, huwag din tayong gumamit ng mga emojis. Kung like for example, nakakatawa, gawin na lang natin ha 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 yung comment natin, di ba? Funny. So, saya. Then, like, kung umabot ka na ng 1,000 subscribers po, so, maghanda ka na sa paggawa ng kahit 10 minuto para kung ano, na-monetize ka na po or mamomonetize ka soon, of course, kasi hardworking ka na ano, yung pagtatrabaho natin dito sa YouTube kasi ano din to eh, trabaho din to. So, kung 10 minutes na po yun, yung nagagawa niyong video, is
pwede kang maglagay ng AdSense soon. So hindi ka na mahihirapan kasi sa mga maliliit na maliliit na video, so konti lang din yung malalagay natin na minutes sa AdSense advertisement. So ngayon bago tayo gumawa ng channel, kahit meron tayong konting nalalaman, is i-apply naman natin kasi para hindi nagiging sayang, hindi nagiging useless naman yung effort natin. So ayun, sa pagsisimula, mag-invite na lang po kayo ng family, friends, and connections, ganun, para magkaroon tayo ng subscribers. So family naman yung naunang sumusuporta. Then friends, then so on. So pag lumaki na siya, sikat ka na in the future. So at least meron namang sense na yung ginagawa mong tawag nito pagtatrabaho. Wala akong sabi. So yun po. So I hope na clear po yun. So clear po sa mga bagong gumagawa ng channel nila. So yun lang po yung dapat nating tandaan. Hindi kailangan po ng mahaling gadgets para makapagsimula ng paggawa ng vlogs. And then hindi naman po kailangan mag-travel ka to other country para makapagsimula ng vlog. So kahit sa bahay nyo lang, magagawa mo yun. And then 3 minuto to 5 minuto na video. And then kung nanonood tayo or gusto nating maraming kaibigan, so manood muna ng 3 minuto bago kayo magkomento. And then sa pagkakomento din, magiging professional naman. Huwag naman yung mga hindi kaaya-ayang words kasi bawal yun. And then sa mga mahilig na mag-comment ng may mga emojis, mga smileys and everything, so dapat gawin nyo na lang words. So ganun. So kung nag-aanda ka na din sa paglagay ng advertisement for AdSense, I guess so, it's that one. So I hope na mag-ready na kayong magawa ng 10-minutong videos para mahaba-haba naman siya. Then hindi naman as in mahaba, 10 minutes lang naman. So ayun guys, maging patient lang tayo kasi pag may patience, syempre may mararating, 'di ba? So I hope na may natutunan kayo sa mga sinasabi ko. So ito yung mga bagay na dapat alam mo bago gumawa ng YouTube channel. So mga bagay na kailangan sa mga small YouTuber na kagaya ko. So ito yung mga dapat nating tandaan. Anyways po pala, sa description po, ha, dapat 300 words or 300 more. 300 more than 300, yeah. So ayun, I hope guys na nag-enjoy naman kayo sa buhay nyo dyan. So huwag kayong mag-alala kung walang sumusuporta sa inyo kasi sa 7 billion in the population sa buong mundo, meron naman sigurong isa, dalawa, tatlo, or within the family, or yung mga talagang supportive na friends nyo, like me. Meron akong napaka-supportive na si Barista Cell. Please subscribe to Barista Cell. And I have also Buholan at Isay. Sila yung mga sumusuporta sa akin. And palagi nagko-comment sa video ko si Big Matt 8. Tsaka si
ano, merong bago si taga Bohol din. Ano nga yung ano niya, yung channel niya, FB, I forgot. I will just mention in the next vlog kasi nakalimutan ko. Sorry naman. So, guys, I hope you like and subscribe. Thank you. Bye-bye.